Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang isa sa mga kauna-unahang biodegradable na kotse ay nagawa sa Pilipinas? Ito ay ang Phoenix Roadster, nalikha at idinisenyo ng Filipino designer na si Kenneth Cobonpue at ang German designer na si Albrecht Büchner. Ito ay yari sa kawayan, rattan, bakal at nylon na ginawa sa loob lamang ng 10 araw, at ito ay inilaunch noong 2011. Ito ay may habang 153 inches. At ito ang sinasabing sagot o solusyon sa mga problemang likha ng mga dumi ng mga lumang disenyo ng kotse. Bahagi rin ito ng proyekto na may kinalaman sa mga green vehicles gamit ang mga organic fibers bilang materyales. Ang Phoenix Roadster ay wala pang makina nang ito ay mabuo. Pero ito ay planong lagyan para ito ay agad namang magamit. Alam mo ba na ang mikmik ay pwede rin gamitin bilang refreshment? Ito ay ang tinatawag na mikmik coolers. Simple lang naman, gumamit lang ng 6 na perasong sachet ng mikmik choco powder. Pagkatapos ay tunawin ito ng maigi sa mainit na tubig. Pagkatapos ay haluan na ito ng malamig na tubig sa katamtamang laki ng lalagyan. Huwag masyadong damihan ng tubig para ito ay magkalasa. Ang mikmik ay naging bahagi ng kabataan ng ilang mga Pilipino dahil maaari mo itong mabili sa mga tindahan. Bukod sa seasoning ng pancit canton na Lucky Me, isa rin ang mikmik sa kayang magpaubo sa isang tao sa isang iglap lamang. Higupin mo lang ito at tiyak na uubuhin ka na. Tinatawag nga ito ng mga bata na pampaubo kapag bumibili sila sa tindahan ng sinasabi nila ay pabili ng pampaubo. At ginagamit din ito sa mga try not to cup challenge. O ang saya, di ba? Alam mo ba na isang karakter sa virtual game na Tekken ay Pilipina? Siya ay walang iba kundi si Josie Rizal, na naka-derive ang pangalan kay Gato Jose Rizal. Siya ay na-introduce sa Tekken 7 bilang bagong karakter na pwede mong gamitin. Isa siya sa mga bagong karakter katulad ni na Jin Kazama, Devil Jin at si Gigas. Nagsimulang marilis itong si Josie noong April 21, 2015. Siya ay dinidescribe na matalino, masayahin at energetic, pero madalas siyang napapaiyak sa kanyang nakaraan. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, ay na-encounter niya at nakumpronta si Kuma, at dito natuklasan na si Josie ay takot pala sa oso. Hindi katulad ng mga ibang karakter na nagsasalita ng kanilang mga native tongue o sariling wika, si Josie ay nagsasalita ng English. Dahil na rin siguro sa pagiging kilala ng mga Pilipino sa husay sa pagsasalita ng ganitong wika. Alam mo ba na meron sanang 500 peso bill na mukha ng dating Pangulong Marcos ang nakadisenyo? Kaya nga lang ay hindi na ito na-release at nag-circulate. Ayon kay Romeo Castillo Mananquil, ang artist na nagdisenyo ng nasabing 500 peso bill, bahagi siya sa bumuo ng proyektong ito kung saan kasama niya rin dito si Angel Cacnio, isang magazine illustrator at painter, at si Rafael Asuncion na isang creative director. Idinisenyo ni Mananquil ang 500 peso bill kung saan ang dating Pangulong Marcos ay casual na nakangiti. Ayon din kay Mananquil, dapat ay mairirelease sana ang 500 peso bill noong bandang late 1985. Kung saan panahon din iyon na pinipressure na itong si Pangulong Marcos ng Amerika sa kanyang pagkapangulo kung kaya pa ba niyang harapin ang mga problema ng bayan. Yun din ang panahon na magkakaroon na ng snap election laban kay Cory. Kaya hindi talaga pwedeng i-release ang 500 peso bill dahil lalabag yon sa batas ng eleksyon. Dahil bilang incumbent na tatakbo ulit sa pangalohan, magkakaroon ng maraming appearance si Marcos kapag kumalat o marilis ang pera. Kaya tuluyan na ngang hindi ito na i-release, lalo na't nang pwersahan ng paalisin si Marcos sa kanyang pwesto. At nang pumalit itong si Cory Aquino bilang pangulo, ay ipinabago niya ang disenyo ng 500 peso bill at ipinilagay niya ang imahe ng kanyang asawa na si Ninoy Aquino. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!